Okay mga ka-trigger, bago ako bumati ay gusto ko muna basahin ang kahilingan ni Anjet Valeroso. Okay, ang sabi niya, yung Glock naman sana sir kung paano linisin ng tamang paglinis. Puro 1911 naman, Glock naman, sana maiba naman. Maiba-iba naman. Okay, so bago natin bigyan ng pansin yan, although may video na tayo ng paglilinis ng baril, so pagbibigyan natin, lahat naman pinagbibigyan natin. Okay, gusto ko muna bumati sa inyo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW, sa mga panike ng mundo. Ang dalangin ko tayo ay ligtas sa anumang kapahamakan, wala tayong disgrasya, at lalo tigit ang ating mga kalusugan na ingatan natin na huwag tayong magkasakit sapagkat wala mag-aalaga sa atin. Ayan. At gusto ko lang pasalamatan, shout out kay Alfredo Isidro at doon sa nagpakilalang Odysify na nagpadala sa ating GCash para sa ating mga beneficiaries. Maraming salamat sa iyo, Alfredo Isidro, at yung nagpakilalang Odysify. At doon pa sa mga ibang magpapadala pa, ay pinasasalamatan ko na kayo at magpakilala kayo, mag-text kayo para mapasalamatan ko kayo ng bongga-bongga. Okay, at maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Sapagkat tayo isang charity vlogger, may anim tayong estudyante na tinutulungan. At yung mga gustong tumulong, andito ang ating GCash number para tayo naman ay makatulong sa iba. Ayan, at pupunta na tayo sa paglilinis ng Glock. Actually, may ilang pamamaraan ng paglilinis ng hindi lang Glock, kahit anong kahit anong handgun. Okay, kung pumutok kayo ng mga 30 rounds lang, tinesting niyo yung baril ninyo, at dati naman siyang malinis, eh, ganito lang ang ginagawa ko. Okay, kukuha lang ako ng isang nylon brass. Okay, hindi ako nag-recommenda ng steel brass sapagkat nakakagasgas yan. Kung malimit mong ginagawa, nakakagasgas ng baril. Pagkatapos ay isprayan ko lang siya ng WD-40. Okay? Pagkatapos ay babrasing ko lang siya dito. Okay, importante malinis natin ang baril. Yan. Okay. Yan, babrasing lang natin pabalik-balik. Pagkatapos ay gumawa ako nitong alambre na ganito. Pwede ninyong putulin niyo sampayan ni Commander. Huwag lang kayong papakita. Pahuli. Okay, ganito lang. Tapos lalagyan ninyo ng tela. Mas mahaba, mas maganda. Dahil pag mahaba at halimbawa ay nag-stack sa loob, huwag ninyong pilitin. Halimbawa, ginanyan ninyo siya. Pinasok ninyo siya dyan. Dito kayo magpasok. Tapos ay hinila ninyo at matigas. Huwag ninyong pilitin sapagkat pag yan ay nabara sa loob, mahirap tanggalin yan. Hilahin uli ninyo pabalik at bawasan ninyo, paliitin ninyo yung tela. Okay, ganyan lang. Paulit-ulitin lang ninyo. Ng pag-ano, para maalis yung mga dumi na birinas natin. Pagkatapos ay papalitan natin siya ng tuyo. Okay? Papalitan natin siya ng tuyo. Yan, para lang siyang karayom. Ganyan. Palitan lang natin siya ng tuyo. At paulit-ulit din natin gaganonin. Pagkatapos kukuha tayo ng isang malinis na basahan, cotton. At lilinisin natin yung may chamber, yung ganon. Ano, lilinisin lang natin ng ganon. At ilalampas na natin siya pababa. Okay, pwede ninyo siyang paulit-ulitin hanggat nakikita ninyo na may mancha yung damit. Ayan, yun ang isang pamamaraan. Ngayon, kung gusto naman ninyo ng total na paglilinis, yung ano, ay babaklasin natin siya. Tanggalin natin yung slide. Ayan. At pag natanggal na natin, hiwalay na natin. Tanggalin natin yung recoil spring. Ayan. Ito yung recoil spring. Tapos ay tanggalin na natin yung barrel. Ayan. Pagkatapos niyan, kung talagang makikita ninyo ito madumi yan, kakailangan natin ng isang brush. Okay, nylon. Pagka matigas na yung carbon, kinakailangan steel brush. Pero kung mga 100 bala lang ang pinutok ninyo at malinis pa, nylon lang, nylon brush. Okay, unahin na natin itong slide. So, meron ako ditong isang maliit na container na may gas, kerosene gas. So, ganyan.
Pagkatapos dyan ay isasawsaw ko sa gas at ibabrush kong ganun. Sasawsaw ko sa brush sa gas at sasawsaw kong ganun. Pagkatapos ay yung railing, importante yung railing. Yan, importante yung railing. Yan. Pag nga na-brush ko ng ganyan ay ilulublub ko na siya. Ilulublub ko na siya. Yan. Pagka nilublub na ninyo, maggumamit na kayo ng ano, ng guantes na nylon. Okay, yan. Kasi gas na yan. Gagawin lang nating madalian. Ayan. Pagkatapos niyan ay babrasin ulit natin para malis. Ngayon, para matuyo siya, para siya matuyo, wala tayong high compressor. Kukuha lang tayo ng tissue. Balutin lang natin siya ng tissue. Maraming tissue ang kailangan nito. Okay? Balutin natin. Lagyan natin ng tissue sa loob. Yan. Papalaman na natin siya ng tissue. Sapagkat yung tissue na yan, yan ang tutuyo. Yan ang magtutuyo. Okay? Bago yan, isprayan natin ng WD-14 loob bago natin lagyan ng tissue. Okay? Kasi yan yung magiging lubricate, maglulubricate do sa kanyang mga firing, mga ano, striker, firing pin. Patapos lalagyan na natin siya ng tissue. Papalaman na natin para masipsip niya yung mga nasa labas. Okay, yan, ganyan. Yan, pag nalagyan natin palaman, lagyan pa natin ng sa labas naman. Ayan, balutin natin sa labas ng mabuti. Okay? Dagdagan pa natin. Ayan. Tapos, ay itabi lang siya natin. Itabi lang siya natin. Okay, punta naman tayo dito sa kanyang receiver. Ang ginagawa ko sa receiver, pataob ako kung maglinis. Paganyan. Para ang laglag ng dumi ay hindi pa papunta doon sa loob, pababa. So, ganyan, ilalagay natin sa gas. Tapos ay babrasin natin yung mga railing, yung loob. Ha? Ganyan. Ganyan ako mag-ano. Pero bahala kayo kung anong gusto niyo. Pero ganyan ang style ko eh. Kasi ang katuwiran ko, yung dumi, hindi babagsak doon sa loob, kundi pababa, pa ano. So, babrasin ko ng ganyan yan. Babrasin ko yan. Yan, babrasin ko siya ng ganyan. At pag yan ay nakita kong malinis na, okay, kung may brush kayong maliit na ganito, brushin din ninyo. Pwede na yung pambrush ninyo sa ngipin. Yan. Tapos bago ninyo gamitin sa ngipin, hugasan ninyo. Okay, yan. Pag yan ay malinis na, paulit-ulit lang ninyo isasawsaw ito. Tapos ang huli din yan ay WD-40. Sprayan ko din yan ng WD-40 ganyan. Yan. Pagkatapos ay ganun din ang gagawin natin. Lalagyan din natin siya ng palaman na tissue. Maraming palaman na tissue. Okay, marami. Lagyan natin siya para siya ay matuyo. Yan. Yan ang magtutuyo diyan. Sisipsipin niya yan, sisipsipin niya. Okay, sisipsipin niya yung mga excess. Yan. Hanggang sa loob, lagyan natin ng palaman. Tissue. Yan. Maraming tissue. Yan. Kailangan marami yan siya. Ganyan. Para matuyo. Okay? Pagkatapos niyan, yung barrel. Ulitin natin paglilinis ng barrel. Isprayan din natin ng WD-40 uli. At yan. Ulit-ulitin natin ang brush. Pagkatapos ay kung may makikita kayong carbon dito, steel brush gamitin ninyo kasi may carbon yan dyan, ganyan. Pagkatapos, ganyan, banlawan ninyo ng gas. Yan. Pagkatapos nyan ay ang gagawin natin ay ganun din. Ganun din ang gagawin natin panlinis sa loob. Kung ano yung ginawa natin kanina, ganon din ang gagawin natin sa loob. Yan. Ganon din.
Yan, paulit-ulit na ganun para lang tayo nagtatahi. Yan. Yan. At papalitan uli natin ito ng tuyo. Kukuha naman tayo ng tuyo. Yan. Ganun lang. Yan. Pagkatapos, kung ito ay hindi naman madumi, ispiran lang natin WD-40. Hindi naman ito masyadong nagdudumi. Yan. Pagkatapos ay brush-brushin din natin. At ilubog natin sa gas. Yan, tumutulo-tulo pa. At balutin din ulit natin ang tissue para yan ang magtutuyo sa kanya, yung tissue na yan. Okay? Pagkatapos niyan ay i-set aside na natin itong gas. Tanggalin na natin ito. Alisin na natin. Ang gagawin naman natin ay pupunasan naman natin ng malinis. Okay? Unahin na natin itong ito. Yan. Okay. Para yan ay masigurado nating tuyo ang ilalim. Pinapadublihan ko yan. Okay, kukuha tayo ng isang ganito. Hindi yung matalas. At ilalagay natin yan dyan. Tapos ay para masigurado nating matuyong-tuyo. Okay. Kinakailangan ang baril ay tuyong-tuyo. Yan. Okay, pagkatapos niyan, malinis na yung baril, punasan natin. Yan. Set aside na natin yan. Pagkatapos itong spring guide, punasan din natin, tuyuin natin. Yan. Set aside na natin yan. Pagkatapos itong kanyang yan, makita ninyo natuyo na siya. Ayan, punasan natin ang final. Ngayon yung mga railing niya, kailangan tayo ay may isang screwdriver. Ito, flat screwdriver, at yung railing niya ay ating papasadahan. Ganyan, no? Papasadahan natin yung kanyang railing. Makikita ninyo yung dumi niyan. Yan ang hindi ninyo nakikita, yan dumi na yan. Okay? Yan ang importante dyan, yung mga railing. Yan, papasadahanin yung ganyan. Hanggang sa mawala yung dumi. Yan, meron pa. Paulit-ulitin lang natin. Oh, wala na. Tapos ganun din gagawin natin sa kabila. Importante ang railing na yan sapagkat yan ang mga moving parts. Pag pumuputok, nag-i-slide dyan. Kita ninyo yung dumi. Yan, ganyan lang. Yan. Yung mga singit-singit, yan. Titingnan natin kung itong parte na ito ay madumi ba. So, chichikin din natin ang maputing damit. Ayun o. Yan, makikita natin yung dumi. Yung parte ng yung tapat ng ano ng extractor, kinakailangan yan ay malinis. Ayan. Matapos nating malinis yan, pag malinis na, punasan na natin yung labas para matuyo. Papatakan natin ng langis yung tapat ng isang patak doon sa may striker. Isang patak dito sa kanyang firing pin block, safety block. At yung isa, patakan natin ang isa dito sa bandang huli ng railing at isa dito din. Titigis ang patak lang yan. Sa dito at isang patak din dito. May bandang una. Okay? Tapos ay isit aside na natin ito. Isit aside na natin ito. Ang susunod naman na itong kanyang receiver. Okay? Titingnan natin. Tutuyuin din natin mabuti yan. Kukuha tayo ng screwdriver para yung mga ilalim, mga singit-singit ay maabot niya. Okay, yan. Yung loob, tutuyuin natin mabuti. Ganyan lang ang pagdilinis ng ano. Yan o, nakikita ninyo. Lawa natin. Yun. Para kitang-kita. Ayan, makikita ninyo na
yan ay tuyo na. Yan. Yan. At yan ay pagmalinis na. Ang importante natin papatakan dyan ay ito dito sa may disconnector dito. Ito, itong disconnector na ito. Sapagkat yan ay dyan naglalaro yung disconnector ito. Okay, patakan natin ang isa dyan sa may disconnector. Yan, isang patak dito sa railing. Apat na railing yan, patakan natin yan. Yan, yung railing din na yan. Yan, isa dito sa may ibabaw nito. At isa din dun sa may trigger, doon sa may pin ng trigger. Isang patak lang. Okay. At pagkatapos nyan, ay pupunasan ulit natin yung mga exis. Okay, punasan natin yung mga exis. Okay. Ayan, pagkatapos nyan ay pwede na natin siyang buuhin. Okay, ang pagbubuo niya napakadali. Yan. Palikin natin. Lalagay muna natin yung kanyang barrel. Natapos ay yung chikin natin itong mabuti. Punasan din natin. Yan. Matapos ay ilalagay natin itong kanyang recoil spring. Okay. Papakita pa sa inyo. Bakat natin yung camera. Yan. Hawakan natin mabuti para hindi mag-slide. Yon. Pagkatapos niyan ay punasan natin yung sobra. Punasan natin. Tapos ay atin ang ipasok. At ayun na. At punasan na natin yung mga exis. Ayan, ganun lang ang paglinis ng ano, ng glock. At sa ibang mga pistol ganun din. Pare-pareho lang naman 'yan. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagpapasalamat ako sa inyo na patuloy ninyong tinatangkilik ang ating YouTube channel. Please subscribe kung hindi pa naman nakaka-subscribe at paki-share na lang. Thank you very much. Hanggang sa muli nating mga videos.